Ibigay ang mensahe ni Don Damian. Mga bandido, Musa Boss! Hindi ako natatakot sa inyo! Diyan mo na o sige, putok mo! Putok mo! Don Damian. Tandaan nyo, sa beses man ninyo ko yung buwan sa hukay, aahulo ko, hindi ko patatahimikin si Don Damian. Dugong buhay akong uusik sa kanya at sa inyong mga kampo niya hanggang impyerno! Thank you.
kamu. Jablong buwang ka, Alvaro, ha? Talaga matiis ang ulo mo. Mahilig kang lumayas, ha? Ngayon, patunayan mo kayo mong bumagtas tuloy na ito. Wait! Sige! Samuel, huwag! Maawa ka sa bata! Huwag! Jablong buwang ka, Delia! Uwi ka! Uwi! Huwag kang iiyak kapag tumululuha mo. Ibababad kita sa ilog. Magkapot, magdamag. Huwag ka mawag. At huwag ka maulog pag nalaglag ka. Pagsisibakin kita ng troso. Hanggang sa magpalto sa kamay mo. Huwag po! Ang hina ng hiligo mo. Lumutak ka agad. Malakas ang loob mo. Pero mahina ang tuhod mo! Jablong buwag! Ahon! Hoy! Buwang ka! Bago gumabi, kailangan tapos yung pagsisibak mo. Kapag hindi, isang troso pang ipasisibak ko sa'yo. Maglalamay ka. Masama ba loob mo? Jablong na ito'y kinakausap eh. Masama ba loob mo? Hindi po, Ama. Talagang hindi! Talaga pong hindi, Ama. Bumalik ka rito! Ang buwang na ito, ah. Totoo bang hindi masama loob mo? Opo. Talaga? Opo. Samuel, lambanog yan. Huwag ka makailam. San tagay para sa'yo? Inumin mo! Matapang po to. Hindi ko po kaya. Tapang? Baka na. Tingnan natin kung gano'ng katapang yan. Manood ka, buong ka, kung paano kong laklakin ito. Kayo po, Ma. Magsasabi ka ba ito? Opo. Tama. Tayong dalawa, mas matapang talaga kaysa sa alak. Sapagkat tayo, bago mamatay, lumalaban. Naintindihan mo? Marunong na ako mga bayo pa. Nasakyan ko na po ang paborito niyong kabayo. Anak, hindi ba pinagbawalan na kita? Magandang balita, Rafael. Mula sa araw na ito, magiging iyon ang kabayan yan. Tiyak na matutuwa na naman si Don Damian ito. Mapapabilang na naman sa kanila itong bakit kalabaw. Pagkatapos natin tatakan. May magre-reklamo na naman sa kata.
sa pagkawalan ng kanilang kalabaw at baka. Oh, ayaw mo noon? May matatrabaho tayo? Eh, alam nyo, pag may nagreklamo kay Don Damian, iya, sila ang tatatakan nito. Nanggalit mong amo! Huwag samuin. Jablong bongko! Ano nangyari dyan? Si Samuel, buhay. Opo, Don Damian. Hindi ako maramagkamali. Si Samuel nga po. Sinong Samuel, Mama? Marcela, mapupuyat ang bata. Tignan nyo, napatay ang tatlo niyang kasama. At kinuha ni Samuel ang kanilang mga baril. Ama, nakatulog na yata si Inay sa paghihintay sa inyo. Huwag kang nervyoso. Ngayon pa lang, pag-aralan mong hawak ng mga baril na yan. At bukas, tuturuan kitang pumutok. Samuel, anong... Dugo ng mga tao sa Hacienda de Lara. Maputla! Balansa! Ngayon, Deja, may babala na si Don Damian at ang kanyang mga anak. Si Samuel, ay buhay pa! Sino si Don Damian, Ama? Alvaro, ibaba mo mga baril. Bukas, sisimulan kong ipakilala sa'yo kung sino ang mga jablumbuang na yan. Pag-aralan mo ang paligid. Kailangan maging matalas ang inyong pakiramdam. Mahaba ng panahon ng pagtatago ni Samuel. Kanyang teritoryong ito. Yan ang mga aso ni Don Damian. At yung isang yun, pinakaulol. Marami siyang atraso sa akin. Manood ka. Makikita mo kung paano gamitin ang hawak natin mga baril. Diyan ka.
magaling na bata. Nalilibang kasi ako sa pamamarilang aso. Manood ka, Alvaro. May tatlo pa. Natapos na ang mga asong ulol. Si Magno na lang mga tutudasin natin. Halika. Mga kasama! Tulungan ninyo ako! Narito si Samuel! May tama ako! Pinabaril ako! Narito si Samuel! Wala na natin tira sa mga kasama mo, kundi kabayo! Nahahako sa babakay nyo! Pagod na ako. Huwakan mo muna. Tapusin na natin ngayon ang nervous mo. Ngunit hindi akong papatay sa'yo. Paputakan mo! Huwag, Tutoy! Huwag! Mahawag sa akin! Diablong buwang ka. Sinabi ko na sa'yo na ito ang pinakaulol sa mga aso sa tsenda. Tumatanggi ka na! Puputukan mo ang asong ulol. O babawasan ko lang isa ang tinga mo. Puputukan ko na po! Sige! Maglalaho si Samuel. Muling mamamatay. Upang muling magbuhay pagkalipas na ilang panahon. Doon buhay na aagos sa aking mga ugat. Ang isang paghihiganti habang humihinga mga dilara. Mga jablong buha. Ma, may ulam na tayo para sa hapunan. Napuruan ko. Jablong buwang ka. Nakatitiyak ka ba na ikaw lamang nakatama sa kulayong yan? Talagang mahina ang tuktok mo. Hindi mo na inintindi ang paligid mo. Paano ko kinagay sa kaway mo? Isang dilara. Di sabay kayo mumulaktan ang kulayong yan. Ilang beses kang pumutok? Sama. At dalawang tama niyan, di ba? Sino ang nakapatay sa kanya? Kalinong bala nakatama sa kanya? Eh, bala mo, Ama. Talagang mapuro lang utak mo. Nakita mo ng dalawa tama niyan. Sasabihin mo pa kung lang nakatama sa kanya. Inuuto mo ako, no? Hindi po, Ama. Ha? Hindi po. Huwag mo na akong pinagpupo, ha? Nagmumukhang matanda tuloy ako. Naiinsulto ako. Kakaingay na naman kayo mag-ama. Alvaro, palatan mo na yan at mailuto. Nang may mahapunan kayong dalawa. Balit lamang to para maging hapunan namin dalawa.
isa lamang ang dapat kumain nito, Delia. Jablong buwang ka. Alam kong matakaw ka lang kuneho. At paborito mo ang karne na ito. Makakatikim ka nito kapag tinalo mo ako. Samuel. Hindi sa kamo, Delia. Gusto ko lang makita ng jablong buwang na ito. Nabatibay pa ang tuhod ko. Mag-uunahan kami makarating sa kusina. Kapag tinalo niya ako, makakatikim ka nito. O sige, hawakan mo. Hawakan mo! Ito, Ripley. Paputukin mo. Bilang hudyat ng aming karera. Sige. Yung Ripley mo, ibaba mo. O sige, paputukin mo niya. Pero bago mo kalabitin yan, umpisa na! Alvaro! Mag-ingat ka dyan! Dahil Jack, dadayain ka niyan! Binabati kita. Matibay-tibay ka na. Hindi ka tulad ng araw. Lumala mo ko sa akin ng alikabok. Eddie, makakain ako ng kanina kung nayo, ama. Oo. Pag tinalo mo ko. Pa! Alam ko tapos na! Sinabi ko matapos na, jam lubuha ka. Tinapi lamang kita. Naliwala ka na. Tarantado! Olo, jablong buwang ka. Talunan ka na, gumugulo ka pa. Dinaya niyo ako. Sa anumang labanan, hindi lamang lakas at bilis ang kailangan. Ito ang kailangan. Utak. Mukhang hingal na hingal ka. Saka, namumutla ka. Baka mapalo ka niyan. Huwag ba akong pakilaman, talagang ganyan ang kulay ko pag nananalo ko. Oh, kamayan mo ko. Talaw lang kay. Sige, kuha mo ko tubig. Dali. Puta yan. Napatayin ako ng putang lang ito. Mareklamo ka, ha? Patibay ka, ha? Hindi ako nasakot yung lakas. Matatabaw! Talagang hayop ka! Tangin mo! Ang panahon na tayo magiging alipin dito sa asyendang ito. Simula kay Samuel, lahat ng magsitinig ng kaapihan ay nasasaktan. Kailan pa tayo giginawa? Susunod na marinig kong magreklamo ka sa trabaho. Di ko nahahataw sa iyong kadena. Pupulupot ko sa leg mo ito. Si Samuel, kung buhay man siya magkabalik, dugo ng mga dilara ang kailangan niya at hindi ang kaginhawahan ng mga manggagawa. Nakita na ninyo ang ehemplo ni Lakas. Sino pa sa inyong gusto magreklamo? Ang tamad sa trabaho. Ang gustong lumaban kay Don Damian. Huh? Ah.
Mama, pasensya ka na iyo. Hindi ka namin nasalubong eh. Pa, may sakit kasi mama mo eh. Yung pa rin dati, anak. Minsan ay bigla na lang ako nanghihina. Masyado naman kasi kayong palaintindi eh. Tingnan niyo si Papa. Pagpatina lang ng buhok yan, binatang-binata na naman ang itsura. Puro kakalukuhan. Nung nakaraang taon, umuwi ako may gulo rito. Ngayon, nadaanan ko na naman si Lakas, may pinarurusahan. Hindi na ba titigil ang ganun sa asyendang to, Papa? May mga trabador pa rin na matitigas ang ulo. Kaya ayaw masenso. Masyadong mareklamo. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang magretiro. Kung sa Maynila ka na lang ba tumitigil, di wala ka ng sakit ng ulo. Ha, Mama? Yan na nga ang sinasabi ko sa Papa mo eh. Hindi ko nga malaman kung bakit hindi niya maiwan ang asyendang ito. Mahal ko ang lupaing ito. Pamana pa ito sa akin ng mga ninuno ko. Nasa bawat bahagi nito, ang kanilang pawis at dugo. At ang mga kaguluhan hanggang sa panahong ito ay nagaganap sa paligid ng asyenda, Papa? Walang asyenda. Sa paligid ng lupaing ito na walang ulo. Ang mahalaga, hindi nananayag ang pag-aklas ng mga manggagawa. Si Samuel, hindi na ba muling naniligalig ang taong yung Papa? Maaaring patay na siya. Natakot o itinago ang kanyang bulag na pakikipaglaban. Tuwing naaalala ko ang Samuel na yan, binibigyan ko ng katwiran ang paghihigpit niyo sa asyendang ito. Di ko makalimutan ang kalupit ang ginawa niya nung bata pa ako. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Yan ang gusto ko. Isa ka nga Dilara, Rafael. Dilat ang mata sa mga pangyayari sa asyendang ito. Bayaan mo, Papa. Ngayong bakasyon ako, tutulong ako sa mga tauhan mo sa pagpapatakbo ng asyendang ito. Dalawang lalaki nagbabakot sa mga pananim natin. Jablong buwang kayo? Saan kayo humingi ng permiso para magbako dito? At kanino ka humingi ng permiso para magtanong? Lumayas kayo! Huwag yung sakupin itong mga pananim ko! Jablong buwang. Kung gusto ninyo magbakot, huwag dito! Doon sa kabilang bundok! Huwag din sa pag-aari ko! Ama, tinataboy tayo. Akala ko ba dayuhan lang mag-anak na ito? Sumulpot mula kung saan. Ngayon isip mo, sila na ang asindero nito. Kung swapang ka, walang imposible. Umakit ka lang sa tuktok ng bundok. At isigaw mong, iyo lahat ang abutan ako mo. Iyo na. Iyan naman eh kung swapang ka lang, anak. Ama, hindi ka naman swapang ah. Baga ba kayo, ano? Iisa at tabas na mukha nyo, eh. Pareho pa kayo mabunganga. Saan nyo ba gusto tapusin ang usapan? Sa salita? O dito? Dito! Buwang ka, hindi ako humihingi tulong sa'yo. Bitaw mo yan. Kaya ko yan. Doon ka. Abata mo yan. Okay.
Lasan-lasan na muna mo, Bongka. Hindi ka pala marunong mawak na itak na labak sa akin? Oo yan. Oh no! Ang bagal-bagal mo dyan! Sige! Yung kaliwa! Iturin mo! Wala itatagal sa iyo yan! Huwag ka magulo dyan! Nanonood ako! Magdadok sa akin ngayon! Masakit sa batang panawari ka! Sobrang bagal mo! Di mo to! Oh! Baldado! Ma, buhay pa sila. Di ba natin tutuluyan? Hoy! Huwag kang maggilas-gilasa sa akin! Yung ikinilos mo kanina, hindi maganda, kulang! Kung hindi mo pa ginamit dyan, babagsak ba yan? O hala, itapon ang mga basura niyan. At mamayang gabi, magsisiba ka para lumakas ang bisig mo. Nang pakilimbangan sa away, yaka mo mo. Diablong buong. Delia, hindi na uuhaw si Alvaro. Tulog ka na. Hindi mo ba pagpapahingay ng iyong anak? Malamig ang gabi at marami siyang pasa. Kailangan mo sa'yo mabuti ang bisig niya. May kahinaan pa siya sumutok, lalo na ang kanyang kaliwa. Samuel, talaga bang hindi na magbabago ang balak mo para sa ating anak? Nugna si Alvaro, Delia. Ilang akbang na lamang ako sa kaganapan ng aking bigkasa laban sa mga deklara. Walang pagpapago. Iisa lamang ang karahimigan ko. Ang kamatayan ng mga tao sa senda. Sa kamay ni Alvaro. Naintindihan mo? At pagkatapos noon, Samuel, kamatayan ni Alvaro sa aking mga kamay. Magagawa mo sa kanya yun, Samuel? At tatalong pa, Delia. Tingnan mo, Delia. Ayaw. Ginawa nila akong hayop. Baka tao pa bang kalupitan ang dapat kumiganti sa kanila? Sa tatak na ito, naubos na lahat ang hapdi. Ang aking pagdaing. Naging manhid ang aking katawan. Utak! Hindi na nakakakilala ng habag. Wala lang lalalabi.
puot! Kaya pinabalaan ka, Tadelia. Minahal mo ko. Iligtas mo ko sa kalupitan ng mga Delara. Manatili kang tapat sa akin. Kung ayaw mo ituring kitang kaaway, magiging matapat ako sa'yo hanggang sa aking kamatayan. Ama! Tapos na po! Ipagpatuloy mo ang pagsibak! Lo, maganda ba? Lalo gaganda po ko. Magandang lalaki na si Rafaele, mabait pa. Akala niyo, Lo, magpapapista. May mga palaruro at paligsahan. Eh, panahon na sigurong isang Delara eh, magbigay ng kasiyahan sa mga manggagawa sa asyendang to. Eh, puro kalupitan mga tao. Ayoko na magkwento. Sana buwalan din niya si Lakas. Sobrang magparusang tao niya sa mga trabahador. Kahapon lamang may kinulpi siya. Paldado yata. Lolo, sino yun? Samuel! 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 Samuel, buhay ka pa nga! Diablo buwang ka, Tero. Sinabi ko noon sa'yo na kahit sa puho kayang paglibingan ko, babangon ako at muli lalabas sa mga Delara. Eh, sinabi sa akin, ginapos ka raw, tinapon sa ilog. Paano ka nakaligtas, Samuel? Si Delia, sinagip niya ako. Hindi na sayang ang pagtingin ko sa kanya. Kahit siya lila lang ng mga Delara. Eh, ang sanggol. Ano nangyari sa kanya? Narito ang sanggol na hinahanap mo. Ang aking anak, si Alvaro Vergara. Ibig kitang batiin kaibigan ng Tero. Nakiisa ka sa akin kung kaya ka pinalaya sa bakura na asyenda Delara. Pero itinayo mo ang sarili mo. Hindi ka sumuko. At hindi ka naman naging pulubi. Kubo man ito, ay matatawag mong sarili mo. At hindi ka na tuta ng mga Delara. Alam mo naman, Samuel. Pareho tayo. Nabubuhay sa isang simulain. Sa isang prinsipyong makatao. Tinulungan mo ko noon sa pakikipaglabang kay Don Damian Delara. Muli, tutulong ka. Dito titira si Alvaro. Ipakikilala mo siya na isang kamag-anak. Ayokong bigyan ng kasayahan ang mga manggagawang mareklamo. Yan ang dahilan. Sikolohiya ang ibig kong gamitin sa kanila. Natutunan ko sa pag-aaral at nakita ko rin sa Maynila. Konting luwag, konting konsiderasyon. Magbibigay din ng konsesyon ng mga trabahador sa mga Panginoon nila. Iba ang mga manggagawa rito, Rafael. Lagi silang nag-iisip at nagbabalak ng pag-aaklas. Kaya walang pahinga ang aking kadena sa pagpaparusa. Kung sa kabila ng magandang pamamalakad na gagawin ko sa kanila, ay magpapatuloy pa rin sila ng pag-aalsa, ako mismo ang katulong mo sa pagpaparusa sa kanila. Lakas. Ayokong may tutulad isa man sa kanila kay Samuel. Bueno, pagbibigyan kita, Rafael.
Pero bago maganap ang kapistahan sa lugar nito, alis kami ng iyong ina. Babalik kami sa bakurang ito kapag wala na ang mga sakatang yan. At ikaw, Lakas! Pumirmi ka sa plantasyon. Ayoko makikihalo ka sa kasayan. Naintindihan mo? Opo, Don Damian. Huwag mo akong bigwin, Alvaro. Babalik ka lamang sa amin ng iyong ina. Kapag ang iyong mga kamay ay basa na ng dugo ng mga dilara, tandaan mo lamang, itinaboy nila tayo sa gubat. At ang lahat ng kalupitang natikman mo sa akin, silang dahilan, mga tsablumbuang na yon. Inihanda kitang matibay. Matalas ang isip. Matapang. Kung sa mga ginawa kong yon sa iyo, ay nagtanim ka ng galit, sa kanila mo ibuhos, sila ang may kasalanan. At ang isang bagay na dapat mo itanim sa iyong utak, sa pakikipaglaban mo sa mga dilara, maaari kang madakip o magapi. Anak ka ni Samuel, hindi marunong sumuko hanggang kamatayan. Hindi lolohot sa isang kaway. Tandaan mo, ang mga dilara ay berdugo sa kalupitan. Bikasiyahan kaya silang madarama kung ang kanilang bibitayan ay hindi dumarating. Iisa lamang ang dapat isigaw ng dugong buhay na nananalaytay sa ating ugat. Kamatayan sa mga kaaway! Lolo, patayan ang pinag-uusapan ah. Kasama ng tandatero. Hindi pa tayo dumarating dito. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang masyadong matanong. Ako ang magsasabi. Pakilala mo ako dun sa kasama mo. Kanino? Dun sa gwapo. Siguro boyfriend mo na yan, kaya ayaw ko rin pakilala. Sige ka, pag hindi mo yung pinakilala sa amin yan, aagawin namin sa iyo yan. Sige ka. Miguel, ito isa kong apo galing sa Maynila. Mabuti naman ang tiro at pumasok ka muli dito sa bakuran, Matilara. Sinabi nila, bagong palakan. Tingnan natin. Sandali lang, mga kasama! Bilang pagbibigay sa imbitasyon ni Rafael, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang isa sa aking alaga, siyang magiting na mananayaw mula pa sa Bukawi.
si Tara Barrera! Wala sa mukha niya. Yang tuhod ng kabayo. Sino ko ito? Kung ano? Lipat kito. Sa mukha nito! Sige, harap mo na sila. Dito lang ako. Antero, ah. Ano ba naman? Medyo aral sa akin yan, Sasayaw lang ako eh. Bigla ako pinagsabihan na yun daw tuhod ng kabayo nasa mukha ko eh. Eh, pinagsusunto ko ako sa dibdib. Eh, siya ko may kasalanan eh. Yan ba si Rafael? Mukhang pinawisan ka ng konti ah. Basta buong loob natin. Kaya natin talunin ang mga aso ni Don Damian. Miguel. Ang dila mo, konting pigil. Sampu yata yung mga pinatumpa mong yun, ah. Pasalamat siya, wala si Lakas. Dahil kung nandun, naku! Tiyak na lalambot ang likod niya sa hataw ng kadena. Ono, Jablong Buwak, kamusta ka? Samuel, napasabak ang anak mo. Dosena yata napapagsak. Siyam. Nakita ko. Sinusubaybayan ko ang buwang na yan eh. At hindi prueba para sa akin ang pinipilya. Oh, tino mo. Oh. Oh. Puro ipot ng pusa ang mukha. Pero sa bilang ng nakalaban niya, batido pa sa away. Eh, imposible, hindi siya pagtamaan. Jablo mo ang kantero. Ilan lamang ang nakalaban niya. At ang aso ni Don Damian ay isang laksa. At yan ang nakalinyo para sa kumpanya. Paano yun? May ibig sabihin na ang kaliwa mo. Matimti na. Konting bilis na lamang ng paat mata.
Pero sa susunod na mapasama ka, ayoko makita na may mantsa mukha mo. Hmm? Huwag ka. Masyado naman kayo. Hindi pa nga umiigin pa sa niya eh. Elena, itong gamot mo, sayang lang para sa kanya. Sana yan sa taong kakwate. Kamusta po si Ina? Ako bahala sa kanya, huwag mo siya intindihin. Bukas, dadalang kita ng paborito mong karneng kuneho. Alam mo kung hindi mo dinaig ang kalaban mo? Ang pakakainin ko, si Antero lang. At si Elena. Elena, adobe yun. Kuneho. Basa! Bukol! Biya! Palinang tadyang! At ikaw! Hinablan pa ng suntok ang mukha mo? Aba, hindi ho. Dito niya una ka na. Gago! Kapag kinakausap kita, alisin mo ang sombrero mo. Ha? Hindi na po maulit. Nag-iisa. Matapang. Matibay. Dapat ay hangaan ko siya. Pero nagkaroon siya ng lakas na loob na manlabas sa loob ng aking asyenda. At siya nang hindi maganda. Don Damian, dapat nga ho sana. Nabugbog namin yung hype na yun eh. Kaya lang ho, inawat kami ng anak niyo eh. Yan ang hindi ko nagustuhan. Hindi dapat ginawa ni Rafael yun. Sa harap ng mga trabador. Magkakaroon sila ng lakas ng loob na lumaban. Kasama ho nung tandang anterior yung estrangerong yun eh. Palagay ko sa kanila rin tumutuloy. Pati pala ang matandang yun, na tagasunod ni Samuel. Ay muling, nakapasok dito sa loob ng asyenda? Aba oho. Bukas din. Kunin ang matandang yan. Kailangan iharap niya sa akin ang lalaking yon. Tutal. Tapos na rin lamang ang kasayahan binigay sa kanila ng aking anak. Sige. Kayo. Magsilayas kayo. Magpahinog kayo ng bulo. Tutuloy lang kami. Alis na! Pusin. Nakita mo na, Rosella. Misa mo lang bigyan luwag ang mga sakatang yan. Ay lumalabas ang kanilang tunay ng mga ugali. Mga asal hayop! Masisiba! Ang estranghero raw ang pinagmulan ng gulo. Hindi ang mga trabahador ng asyenda. Balitaan ko ang tatagat-tapang ng binatang yan. Pero, gusto kong makita. Nagtanggol lang naman siya sa laban sa mga tauhan mo, Don Damian. Hindi ko tinatanong ang dahilan. Ang sabi ko, gusto kong makita ang kanyang kakayahan. Masubok ang tapang at lakas ng estranghero. Pagbuti mo lakas, kapag tinalo ka ng estranghero, siya ang papalit sa pwesto mo. Babalik ka ulit sa pagkatrabahador. Lolo, hindi kaya madurog si Alvaro niyan? Kayang-kaya yan. Ayan nyo, Don Damian. Kapag tinalo ko nito, bukas na bukas din, babalik ako sa pagtabas ng tubo. Sige pa, Alvaro. Sige, sige. Laki tao mo. Lampaka! Laman! Laman!
Dinarurusahan ko lang siya sa ginawa niyang panggugulo sa hinanda mong kasayahan kahapon. Hindi ko kasi mapaniwalaan sa sukat niya ay mapatumba niya ang siyam nating mga tauhan. Kung hindi ko nga pinigil yan, baka lahat buwal. Oh, eh, kailakas! Matindi na ako, ma. Maraming abilidad sa laban. Sige pa! Sige pa! Hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa'yo, ha, Papa? Bravo! Magaling! Maaaring patayin niya si Lakas. Pero hindi niya tinuluyan. Sa palagay ko, hindi naman masamang tao yan eh. Pwede natin siyang pakinabangan sa asyenda. Lakas! Ayoko na makita ang talo mo sa ulo! Tsaka yung pasukpit-sukpit mo ng kadena sa bewang! Tigilan mo na ako riyan! Magtatrabaho ka sa kanila, Alvaro? Tamad ng trabador dito. Kaya kinakailangan laging malakas ang iyong tinig. At kinagamit mo ang iyong fisik. Sa pag-uusap ng mga iyan, ay malimit mo marinig ang pangalan Samuel. At sino mong marinig mo, umanggit sa pangalan ng taong iyan. Parusahan! At itaboy sa asyendang ito! Pag-iisa ka na rito, Alvaro. Sa susunod na linggo, babalik na ako sa Maynila. Pagbutihin mo pamamalakad sa kanila. Miguel, may bagong aso na naman si Don Damian. Maring hindi masamang tao yan. Nakita mo si Lakas. Tinaboy niya rito. Tama namin kayo, ta. Ang laki-laki ng katawa mo eh. Dali! Ako, papatukan kita dyan eh. Ano? Dali! Sige! Ikaw ang buwan niya! Lahat niya! Dali! Opo! Opo! Kasi yun naman. Sige, tondong ka na sa tabi. Kaya ko na ito. Bakit ganito ito? Alvaro, mabudit na pasyal ka. Miguel, gusto ko magkasalo-salo tayo ng mga kaibigan natin sa bahay mo. Pag-usapan natin ang mga reklamo sa asyendang ito. Yan ang nga ibig naming hilingin sa iyo eh. Sa katunayan, pinahanda ko yung aking anak na ating kakainin mamayang gabi. At saka, nagpapasalamat kami sa iyo na nawala na yung mga tano dito. Sige, Miguel. Hanggang mamayang gabi. Nakita niyo ng mga kasama? Oh, ha? Ha? Talagang mabait yung bata na yan. Malulugi ang inyong asyenda, Don Damian, Rafael. Hindi lamang isang matandang trabahador ang pinatigil niya sa trabaho. Pati na mga binatilyong may kakayahan namang gumawa. May umubulang.
pinagpapahinga agad. Noong panahon ko, hindi ubra ang ganun. Lakas, nagmatwid na si Alvaro sa mga sinusumbong mo. Hindi namin siya pinapanigan. Pero sa kwenta ng trabaho, doble ang produksyon ng mga manggagawa kesa sa pamamahala mo nun. Doble? Paanong? Lakas, lakas. Huwag ang pamamahala ni Alvaro. Ang pakialaman mo, ang asikasuin mo, ang pagtatapas ng tubo. At huwag kang masyadong sumbongero. Ang laki ng katawan mong yan eh. Naisip ko tuloy, baka gusto mo lang ibalik ang tali mo sa ulo at ang kadena sa bebang. Malakas. Alis na po ko. Hmm. Doña Sela, Rafael. Asawa mo. Wala siya rito. Pumunta siya sa bayan. Hindi niya babalik. Kung ganoon, para sa amin yan? Hindi bali. Matyaga kami maghintay. Bukas, sa makalawa, sa isang linggo. Total, nandiyan ka naman para magsilbi sa amin. Umpisa mo na. Pero, huwag kang tatakbo. Babariling kita. Alak, mayroon ka? Lambano. Kunin mo. Ang mabuti pa siguro ay maligo ka muna. Dumating yung ama sinama si Lolo Antero. Gusto ni Mang Samuel na umuwi ka sa gubat. Alvaro, may nangyari raw sa iyong ina. Alvaro. Tama lang kalungkutan. At hindi dapat pumatak ang luha mo. Dugo ng kaaway ng mga kriminal na iyong ina ang dapat umagos para sa kanyang kamatayan.
Sinong pumatay kay ina? Sinong dapat managot, ama? Ang mga De Lara. Ago buhay, nang abutan ko ang iyong ina. At sinabi niyo sa akin, nagpunta rito ang mga taga-asyenta at hinahanap ako. Nanlaban siya at siya nabaril. Nalaman ko, Alvaro, na ikaw ay nasa asyenda na. Abot kami muna ang mga De Lara. Ngayon na, Alvaro, pag-aklasin mo ang mga trabador. Himugay mo silang maglasa! Marami sila! Walang laban ang armas ng mga De Lara! Ngayon! Ngayon na, Alvaro! Ano, Miguel? Handa na ba ang mga kalalaki yan? Iba, kumuha na kailang armas. Pero tiyak, darating sila. Kailangan sumalakay tayo kagad. Hanggat hindi pa handa ang mga taon ni Don Damian. Buhaya! Di ba't sinabi ko sa inyo na walang magbabantay sa mga trabador? Espesa, Alvaro. Hindi kami naparito para magbantay ng mga tao. Pinapunta kami rito ni Don Damian para arestuhin ka! At naparito ko. Upang parusahan ka! Pasisiyahan ninyo kaway kapag nakita nilang sasaktan ka. Huwag ka dadaing. Hindi ka marunong dumain, ha? Ano tinitingnan mo? Ha? Buhayin ka! Damian, huwag ganyang kaparusahan. Kailangan magkaroon ng leksyon ng mga magkakapag. Oo, mama. Dapat magkaroon ng isa po sa mga saksyon ito. Sige! Buta niyan! Ibigyan siya ng corona!
Lena! Huwag kang makiusap! Ang tao mo ngayon! Eh, bakit ka dyan nakikiusap? Samantalang ito ang gumagapos ng alambre sa kanya. Kung nag-iisa lang yan eh, dahil kanina ko pa sinayawan yan. Kung di yan natulala sa akin. Lakas! Pati mo siya kalagad! Matabang ka lang sa taong nakagapos! Duwag! Buaya! Itaboy ang apo ni Antero! Hoy! Ikaw! Apo ni Antero! Lumasira rin dito! Ikaw man na yun. Baka gusto mo magpaiwan. Sasayo ulit tayo mamaya. Ha? Aray! Lakas! Huwag ngayon! Bukas mo na igawad ang kamatayan! Sa oras ng trabaho ng mga manggagawa. Sa gitna ng plantasyon. Isang tanawing hindi makalilimutan ng sinuman na magtatangkal lumabas sa asyendang ito. Kayo! Huwag na kayo mag-alam sa kanya! Kami na ng talikala ko. Bahala sa kanya. Sa karsel. Kung hindi agad may liligtas si Alvaro, maaaring sa pahirap lang nila kasi mamatay siya. Kawawa naman siya, Mang Samuel. Yan ang inaasahan kong mangyayari. Ang kamatayan ng mga tao na nasa senda. O ang kamatayan ni Alvaro. Huwag mong sabihin hindi mo iniinda ang sakit, Samuel. Ang kamatayan ni Alvaro mong siya mong pinalaki at tinuring kang tunay na ama. Meron pa bang tatabi sa katuparan ng isang paghihigante? Isipin mo, Antero. Si Alvaro ay anak ni Don Damian de Lara na ngayon, sa harap niya mamamatay at aagos ang dugo ng sarili niyang anak sa lupain niyang minamahal. Isang paghihigante na mula sa impyerno. Lolo, ang ibig niyo sabihin, si Alvaro'y isa ring de Lara? Nagising na ni Alvaro ang mga isip ng mga tao sa senda. Ang hangaring ko noon ay nagampanan na niya. Ano ba hanapin ko? Sa kamatayan ni Alvaro, sa ugat ng mga manggagawa, ay aagos ang dugong buhay. Dugong buhay! Nasisigaw na kamatayan lawa sa mga de Lara. Elena! Tama lamang na makarating sa mga de Lara ang katotohanan. Tiyak na bago makarating si Elena raon. Bangkay na si Alvaro. Gusto ko lamang madama nila ang hapdi ng aking bengkansa! Aking matapat na tagasunod mo ako noon, Samuel. Ngayon ay hindi ko malaman kung pagsisisihan ko ang pangyayari niyo. Hindi ko matiis na di muling buksan ang silid na ito, Damian. Dahil sa estrangherong yan. Kung hindi pinatay ni Samuel ang ating anak, na dinukot niya noon. Marahil ngayon ay
Kasing edad na siya ni Alvaro. Dahil sa ating anak. Kaya ayaw mong alisin sa isip mo ang galit sa mga manggagawa. Hindi ba, Damian? Sa mukha nila, nakikita mo si Samuel. Naaalala mo ang ating anak. Ang kanyang kamatay. Hindi ba? Hindi ba? Rosella, malalim na ang gabi. Matulog na tayo. Hindi na lubid ang nakagapo sa iyong katawan. Ba't ayaw mong dumahin? Hinahamon mo ba talaga ang lakas ko? Dumahin ka! Dahin! Dito, tsak na dadahin ka. Pakiramdaman mong unti-unting pagbunot ng tinik sa iyong katawan. Bagal kang pumatay ng tao. Alangan sa'yo ang pangalan mo. Lakas! Alangan, ha? Sa'yo! Sa'yo! Sinasabi ko nang hindi ka rin tatagal sa parusa ni Lakas! Pero... bakit hindi dumadahin tong animal na ito? Pero bukas, bago ka malagutan ng ininga, titiyakin kong dadahin ka. Anong ginagawa mo rito? Pinapunta ako rito ni Rafael. Baka raw, pagod ka na. Aliwin kita sa yawan at painumin ng alak. Alam ni Rafael na lumpay sabit na ako sa magandang katawan. Aray. Matagal na rin akong uhaw sa maskulado mong katawan. Kaya lang, mahusay ka rin kaya sa romansa? Halakas? Uubusin ko. Ang lakas ko sa'yo. Ang lambot ng katawan mo. Higa sa kama. Gagawin ko na. Kung magumpisa ako. Sa paa.
Kamay ko, kalagan mo. Kailangan umalis tayo agad. Bilisan mo. Baka magising sa lakas. Pinatulog ko lang siya sa rumasa, saka pupok ng bote sa ulo. Lalabas ang siyandang ito. Agad hindi ko napapatay ang mga dalara. Mag-iingat ka, Alvaro. Pag nakatakas ka, tuturuan kita magsayaw. May tao sa labas. Guardia ng paligid. Hindi siya makakalabas ng buhay. Tama, Papa. Hintayin natin ang liwanag. Kahit saan siya magsuot, hindi siya mawawala sa ating paningin. Ano bang hinihintay niyo? Tara! Tara na! Hintayin natin ang umaga. Talasawin mo mata. Hindi siya dapat makalabas sa pintuan.
damag kayong magtatrabaho! Kayong mga nakiisa kay Alvaro! Magagaling lamang ang utos kay Don Damian! Kung kailan kayo kakain! Kung kailan kayo iinom ng tubig! At kung kailan kayo magpapahinga! Sige, trabaho! Kaya mo na sa amin ito. Baka magdugo yung sugat mo. Hindi. Nasa kulungan na si Alvaro. Pati ba naman ako'y mabibilang ko sa maliit na sugat na ito? Ano nangyari sa'yo? Sakit ako dyan. Huwag umaga na, hindi pa ako naghahaponan. Kapag lang yan! Hayop! Huwag! Hayaan mo ako, ma! Kamatayan mo na kaway! Kamatayan mo na kaway! Ubusin sila! At mga tapos, itong damyan si Lata! Lata! Kakanaan namin kung papanay kami sa Kesame. Gawin mo! Huwag niyo sabihin! Oo. Tara, uy! Mabuti kung ano kong papatay sa animal na yan. Damian, baka kung anong mangyari sa kanya. Awatin mo na siya. Todas, hindi sumablay si Rafael. Damian!
Anak, anak ko. Alam ko. Alam kong buhay ka. Kailanman na hindi ka namatay sa isipan ko. Kailanman. Marami kaming dapat pag-usapan ni Samuel. Babalik ako. Dadaling ko siya rito. Anak! Maraming dapat panugtan sa si Samuel. Miguel, ganun balas mga tao. Ayoko ng karahasan. Tignan nyo, babalik ako. Pupunta raw siya kay Samuel, Damian. Baka kung anong mangyari sa anak ko. Nagugulo na ko, Rosella. Sa sandaling ito, si Alvaro lamang ang nakakalam kung anong dapat gawin. Sumalaki sa kaway ng kulang sa bala. Yan ang hindi ko tinuro sa iyo. Ha, Alvaro? Kahit wala ako sandata. Kaya kita harapin, Samuel! Lumabas ka, Samuel! Aso lamang ang katago! Natutumagin na ba, Samuel? Huwag na kamatayan ang matodos ka sa bala. Binanggit mo, Empire. Ibibigay ko sa'yo.
Hindi ako nagkamali, Antero. Dito rin sa lugar na ito. Magaganap ang huli namin pagtutuos ni Alvaro. Pero kailangan pa ba siya magkaroon ng tatak bago siya mamatay, Samuel? Dapat lamang mataba niya ang abdi na nagbabagang bakal, Antero. Tulad ang sinapit ko noon sa Hacienda de Lara. Alam mo ba kung anong susunod kong gagawin? Pagkatapos ko siyang tatakan, ihuhulog ko siya sa hukay. Unti-unti ko siya papatayin doon. Susunugin ko siya ng buhay. Yan ang mangyayari sa kanya. Ayaw ko makita ang katapusang ito ni Alvaro. Kahit na siya isang de Lara. Siya'y tao, hindi hayop. Sasayangin mo ba ang pagkakataong ito? Matagal na panahon na hinagad natin na ibasak ang mga de Lara. At ngayon, sa harap ng iyong mga mata, mamamatay sa sakala. Diablo Buangatero, inuutusok kita. Nasaksayan mo ang seremonya ng kamatayan ni Alvaro! Huwag mo akong utusan, Samuel. Sapagkat mula sa sandaling ito, ay ako'y hindi mo na tagasunod. Diablo Buang! Diablo Buang! Gusto mo bang magigaway kita? Sapagkat hindi na ikaw ang Samuel na iginagalang ko noon, ay pinaglalabang simulain at prinsipyo. Alvaro de Lara, ang tibay na natutuwan mo ay hindi mo magagamit sa akin. Oh!
Babayo ko sa putid na asawa ko. Linga! Dapit! Nasa hukay ka na, Delara. Tulad ka rin nila kasama. Babagal pumunta ng Hawaii. Oo. Babagal. Ngunit malupit. Huwag kaminip. Diyan kita sisentensyahan. Alam mo ba kung ano papatay sa'yo? Katulad na yung angkan, makamandag! Unin mo ko sa ukin nito at i-checking ko. Matutulad ka sa inyo lahat. Hindi ka napatay ng kampo ng demonyo. Ngayon, buhay ka pa, sisilabang ka sa impyerno. Alam mo ba kung bakit ako natagalan? Dahil dito, panggatong sa impyerno! Duwag ka, Samuel! Duwag! Duwag! Lechon de Lara, labas mo ngayon! Tubig ng impyerno! Ha-ha-ha! Tubig ng impyerno! Bitsa ng impyerno! Hindi ko tatabunan ang hukay na ito, Alvaro. Gusto kong makita ng mga Delara ang ibinigay ko sa iyo, impyerno! Duwag! Hanggang dyan ka lang, Samuel! Dablong buwang ka, Adero. Baka gusto mo isama kita sa hukay! Ikaw ang malilibing sa hukay na yan kapag humagpa ka ba na isa! Tumami ka yan! Hindi ko na kayang ang kasamaan gusto mong gawin, Samuel. Ang impyerno ay para lamang sa masamang tao. Hindi para kay Alvaro. Dinala na kita, Samuel. Jablong buhang ka, Antero! Kaaway ka pala kita. Alam mahalin mo, wala akong kaaway na hindi ko pinatay.
Nakahanda ako, Samuel, sa anumang mangyayari. Traitor! Traitor! Alvaro, bago mo kalbitin ang pangalayan, ayupon ni Don Damian de Lara. Ang iyong ama, ang siyang dahilan kung bakit itinuring kitang hayop. Bakit tayo narito ngayon? Sa gilid ng impyerno! Kat, may mga kubling bahagi pa sa buhay ko. Sa buhay mo, na dapat ko malaman. Hindi na naidagdugo ng mga dilara sa mga ugat. Ang iyong ama, kailan pa man eh hindi nagligtas ng kaaway sa hukay. Hindi kaya dahil sa ako, lumaki sa isang buhay. At hindi sa tradisyon ng mga Dilara. At simula yung pinaglalabang ko noon, ay pinagpapatuloy mo ngayon. Hinahangang kita sa pangyayari niyan, Alvaro. Kung ahon ka sa hukay, Samuel, ay masasaksihan mo ang kaganapan, ang kalayaan ng mga manggagawa. Magkakaroon lamang ng kaganapan ang lahat kung pamabayaan mo ko sa aking kamatayan. Kailanman ay hindi ako susuko sa inyo ang kan hanggang kamatayan. Hindi ako dadaing. Huwag kayo iyak. Si Samuel ay hindi masasaktan. Hindi dumaraing. Sinabi ko sa iyo noon, di ba? Ah. Huwag. Kapit. Di ako nasasaktan.